Buti ba, Pops, ngayong araw nandito tayo sa Puerto Princesa, Palawan. Gagawin natin isang ultimate Puerto Princesa street food tour. Mag-aalmusal tayo ng bibingka na gawa sa tuba. Pops, cheers! Cheers! Kakain tayo sa isang sikat na karinderya. What is bulalo? Wow! Kakain tayo ng iba't ibang Palawan desserts. At sa huli, kakain tayo sa legendary Haim Chicken. Then, nice. Oh, that. Kung tiga Puerto Princesa ka, sit back and relax. This will be an ultimate childhood food tour. Sabi, nihintay natin. Tara! Isang magandang umaga, pare. Nandito pa rin sa Puerto Princesa. Kasama natin si Leon Guerrero. Yes. Pare, musta? Nandito tayo sa tinatawag na nagbebenta ng bibingkang may tuba. Tuba. Paano mo na-discover ito, Pops? De, ganito kasi ang nangyari, every time kasi na pupunta ako ng dagat ng maaga, nakikita ko sila na ano, ang daming tao talaga dito, mga 6 a.m. So yung pinakakakaiba dito, yung pampalsa nila, yung parang yeast nila, ginagamit sila ng tuba. Sir, kayo gumagawa nito. So paano ito nagsimula? Kung pandemic lang, no? Yes po. Ano yung kinikwento mo nga kanina, ito yung nagsalba sa inyo ng pandemic? Oo, ito yung nakasalba sa buong pamilya ko. Oo, ang galing. Oo, kasi yung pamilya ko, lahat kami, pati yung mga anak ko na may asawa, na wala ng trabaho. Kailang piraso kayo ng bibingka kada araw? Estimate mo lang. Nasa mga 500. 500 to 6 to 8 lang? Oo. Sir, galing ah. Ibang klase, I mean, isipin mo, Pops, alas 6 yan sisimula, before 8 halos ubos na yun, tapos 500 pieces na lahat yun. Galing, sir. Isang karangalan na makilala kayo at medyo ginagawa na ngayon. Ay, oo. Medyo swerte kami dahil meron pang niluluto. So, Pops, ready na tumikim ng bibingkang tuba dito sa Palawan. Kailangan marunong ka mag-ano nito, mag-tansya sa ano, kasi hindi mo pwedeng takal-takali rin sa ano. Tansya-tansya dapat, sir. Pero ang pampalsa, tuba? Tuba lang. Tuba lang. Tuba, tapos gata. Tapos pagkabuhos na nun, wala na yung tuba. Yung ano na lang maiwan, yung bigas. Bigas, oo. Oo. Tapos dadalhin na namin doon sa pagilingan. Oo. Doon na namin pakurkura ng niyog. Gata lang ito at saka yung bigas. Pero nababad na ito sa ano sa tuba for 3 to 4 hours. Oo, doon na kami naglaki. Ito tuba, sir. Oo, kasi manigkarit talaga yung mga kapatid ko at saka yung tatay namin. Ito yung tuba. Isa pa. So, estimatein mo lang yan. Ito. Tapos, haluin uli. Titignan natin kung tama na yung timpla niya. Ambat masyadong dahan. Kasi nilagyan pa namin ng bukos, itaas lang. Hindi pwedeng ihalo kasi hindi na masasali. Hindi siya nalalagyan ng kasupal kaya wala siya. Eh, panate? Ha? Pinatira kong inumin na. Oh, mayroon! So, 12 hours lang. Wow, patak magkano isa niyan, madam? 10 po po. Ah, mura lang. Sa iba po, 20. Apo, isa lang po na. Oh, ilang minutes yun, madam? 15 po. Oh. So ito, Pops, nilagyan tayo ng fresh tuba. Sila rin may gawa nito. At umaga ngayon, pero iinom kami ng tuba. Actually, amoy niya, no? Oh. Like, yeah, fermented, pero parang naamoy ko pa rin yung pagkabuko niya. Oh. No? Anyway, cheers tayo. Cheers. 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 Ooh. Ang sarap. Ayos. Basically, parang siyang buko juice na pinaasim. Oh, nice. And then, yeah, similar to wine. Oo. Diba? Oh, napakasosyal ah. Ginagano-gano mo pa. Anyway, ang sarap nun. I mean, it's better sa ina-expect ko. Ah, oh, masarap. Nice. Anyway. Ayan, tumutulo po yung katas niyan. Ah, galing ah. Okay. So, dyan lang gagaling. Oo, dyan lang. Kunin ko lang yung tarot, sir. Yan yun. Ito po. Ayan, tumutulo na siya. So, pag kinukuha namin yun naman, nakakaritan yan siya, hiwaan mo lang siya. Ayan, tutulo na siya, natutulo. Ito yung loob ng oven. Mga bao, kahoy, kahit ano lang kung pwede mo igatong yan, basta makaluto po siya. So pare, tumataas na yung usok at dito ginagawa o dito linuluto yung ating bibingka.
So meron silang like parang customized oven dito. And then like 15 minutes tapos na yan, may fresh bibingka na tayo. Huh, yun yung usok, sinapak ako. Hindi na baliktarin. Ah, binabaliktad siya. Hindi naman siya ano yun, ililipat lang doon yung ano, yung nandito sa harap. Kasi pantay yung apoy, di ba? Baliktarin po siya. Ayun na po siya. Oh, ito na yung iba yung dito wala. Kasi mas matindi yung apoy doon sa harap. Ito mga 3 minutes na lang luto na. So Pops, luto na yung ating bibingkang may tubalo at di. So actually Pops, mukha siyang muffin. Mukha siyang fluffy muffin. As you can see, there's like a dark brown na tosta sa taas. And then may coconut meat din yan. Anyway pare, this looks nice. Yes. At medyo napapaso ng kamay ko. Pops, cheers! Cheers! Nice! I mean, this is the first time texture ng bibingkang tikmang ko na may lutong sa taas, as in, nice. Ang sarap. Simple lang, walang ka-arte-arte. Straightforward, may konting tamis siya, and then yung nyog nandun. In terms of texture ng pinaka, tinapay natin. Alam mo yung parang texture ng banana bread? Parang ganun. Sobrang doughy niya. At sa same time, yung karne ng nyog nandun. Nice, ang sarap. Ang sarap, ang sarap. Ito yung bibingkang di mo kailangan ng margarine, di mo kailangan ng asukal. Ito na, kontento ka na. Very smoky, fragrant, at delicious pare. Dagdag flavor din yung buko niya. Tapos yung crispy na ano niya, na crust niya sa taas. Actually, sa sobrang sarap, iisa pa ako. Anong pansin ko rin, yung bigas niya, medyo boghag, makapal siya, fluffy. And then yung sweetness niya, wala siyang asukal pero nanggagaling doon sa mismong buko natin. Sir, maraming salamat. Salamat po. Thank you. Anong area to po? Anong area po to? BM. BM. San Manuel. BM San Manuel dito sa Cabana Kalsada dito sa Petro Cesar. Sir, maraming salamat. Salamat po. That was a great start, great breakfast. Proceed tayo sa next food trip natin dito sa Petro Cesar. Okay, pangalawang stop, nandito tayo sa isang sikat na karinderya dito. Dito sa Basco Karinderya. Pare, balita ako. Actually, kitang-kita ko ngayon, ang daming tao. Before lunch pa lang, nagbibenta sila iba't ibang klaseng Filipino ulam. Merong bestseller nila dito. Is yung kanilang parang sweet adobo tsaka bulalo. Anyway, pare, tara, order na tayo. Ano pa yung ano, bestseller ninyo? Maliban sa adobo. Beef steak. Beef steak, tapos? If yung ganitong order ko. Umabot. Ilang matamis ang ipapabalo? Po, naka-separate siya kasi mahirap pag nakahalo yung laman. To R, pare, nandito natin iba't ibang ulam. Actually, sobrang busy nila ngayon. Actually, dami kasi dito talaga. Ang daming tao. Since 2001 pa pala sila. Oo. Tsaka puntahan talaga ito ng mga, ano, mga taga-puerto. Ah, talaga. Mga lokal. Mga lokal. Tawag dito, mga papasok sa trabaho. Yes. Mga naka-lunch break. Dito muna, dito sila. Dito talaga. Ito yung beef steak. Beef steak. Ayan, so kuha ko ng, ayan, so may sibuyas. Klasikong beef steak. Sibuyas, malaking iwan ng sibuyas nandun. Soy sauce base siya. Yes. Mag-garlic din siya. Pero ang lambot ng karne. True. Nice, ang sarap. Ito yung sinasabi nila kano to? Sweet adobo. Sweet adobo. Actually, sige. Medyo na-intriga ako. So, kung kumuha ng karne, yan. Sarap. It's like pork humba. Manamis na. Actually, yung tamis niya, how do you say this? Parang siyang, yung soy sauce niya, parang caramelized. Parang ganyan dating niya. Pero ang lambot ng karne. Lambot. Ang sarap. So ito yung isang special, inilaluan this bulalo. Wow. Ang laki. Hindi ko na paano kakainin ito. Sabaw muna tayo. Wow. Sige. Cheers. Kakaiba.
Medyo, medyo may oiliness ang konti. Ramdam mo siya dito. Oh, ramdam mo dito, pero... okay, mabawang sa... Garlic yung ano niya, yung sabaw niya. Parang pinalugo ng bawang. Pero I mean, the beef broth is there. Not too salty. Pero masarap na to ilagay sa kanin mo. Sige. Ayan, sige, Pops. Kuha ko ng konting kanin. Yes. Pops, karne. Cheers. Nice. Ito yung parang luto ng lola mo na mahal na mahal. Diba? Pinagsilbihan ka, pinaglutuan ka. At ang best way para ma-compliment siya, sabihin mo, ang sarap, sarap ng luto niyo, lola. Ang sarap, nice. Isang malaking bloke ng bulalo na to. Eh, pwede mong pamalo sa ex mo na tinaksilan ka. Ang laki. Then, proceed tayo sa next food trip. Yes. So nandito tayo sa Baker's Hill. Isa to sa pinakapaboritong pasalubungan ng mga pupunta ng Petro Princesa. At merong iba't ibang delicacies. May kasoy, merong mga iba't ibang sweet desserts. Pero pinaka bestseller nila is yung medyo mauubos na na hopia. So may ube hopia, may munggo hopia. Pero titikman natin is yung kanilang pastillas hopia. Okay, so after that long line, nandito natin yung pastillas hopia. Cheers, pare. Basically, it's kinda oversweet for me, pero if meron ko sa pastillas, I mean, this is perfect. Ang sarap lang din yung pinaka-butter yung sa labas. Medyo may lutong siya ng konti, and then you have the sweet, milky, caramel-like flavor galing doon sa pastillas. Pansin ko nga, bro, yung mga bumili ito, parang ang daming boxes. Kinohort talaga nila. Kasi iba ang ginagawa, nire-resell nila. Kukuha lang nito, sir. Alaman, namis-namis pa yung lasa. So, pare, nandito kami sa Baker's Hill. Dito yung para isa sa pinakasikat na tourist spot tsaka pasalubungan center. Pero tapat niyan, nagbebenta ng fresh tamilok. Fun story lang. Itong stone nila, yung kapatid nila, yun yung kasama ko na nagtamilok ko noong 2020. So, to give you a brief background, i-replay natin Pops Chewy 2020 Puerto Princesa Tamilok. Makikita mo agad ang malagray na tamilok na nakasilip mula sa butas ng kahoy. Para sa inyo, mga Pops. So yan, so nandito tayo ngayon para kumain ulit tamilok. Pero ito, ikikilaw naman nila. Anyway, nasa parang styrofoam lang, and then kukuha ka ng gusto mong tamilok, and then ikikilaw nila yan at tikman na natin. Saan ang huli niyan? Saan ang huli niyan? Saan ang huli niyan? Dalawa sila tikita. Kapatid ko yan eh. Ito pala yun. Okay, Pop, so ito na yung ating tamilok. Actually, ilang beses na ako nakain ng tamilok. Pero this is like the first time na parang kilawin. So may sibuyas, suka, tas sili to. So makikita mo, ayan, nakakain ka na ba? For sure nakakain ka na. Pops, ang tanong ko dyan, favorite ko ang mga taga Petro Princesa ba talaga, yung mga lokal, kumakain din talaga ng tamilok? O hindi lahat? Hindi lahat, kasi parang ano rin sa kanila ito eh, parang exotic din talaga. Kaya sa mga ano lang, mga mahilig sa mga extreme na pagkain, yung mga kumakain din talaga dito sa... Actually pare, kung makikita mo, mukha siyang worm talaga. Pero ang lasa nito eh, sige, tikman natin ulit, cheers! Sarap. Better than oyster. Actually, lasang talaba lang din talaga. As in, pagkakaiba lang nito, medyo pahaba siya. So it's slimy, chewy. Parang may earthy flavor din siya. Pero as in, identical sa talaba. And then, ang sarap lang pagkakailaw, yung suka, yung sibuyas, yung kalamansi. Ang sarap. Okay, nandito tayo sa legendary Nokinox. Pops, etong Nokinox, anong kwentong palawenyo mo dito? Ito yung pinaka sikat na halo-halo dito sa Puerto Princesa. This looks nice. Actually, yeah, may nakita ko like banana, beans. Yes. Walang kung ube ba yun or what. Okay, cheers, pare. Cheers. Creamy, no? Ang sarap.
Yung mismong yellow niya. Parang ice cream na rin talaga. It's sweet, milky, yes. Creamy. Perfect. Perfect na perfect siya. Sobrang tag-araw ngayon dito sa Prinsesa. Yan, so meron akong perfect bite. May beans, saging, tas yellow. Cheers! Okay, touchdown tayo para sa huling food spot natin. Paring Arn, nasan tayo ngayon? Dito tayo ngayon sa Haim Chicken Inn na to. Sa Manalo, Manalo Street. Simula 1999, dito na talaga sila. Then, ayun nga, parang ito yung fast food namin dati. Kaya naalala ko nung kabataan namin, dito talaga kami dedala ng parents namin. Tapos hanggang sa pagtanda namin, ito pa rin parang naging spot talaga namin. Kumbaga parang ito yung Jollibee McDo nyo, no? Oh, parang ganun. Anyway, ang galing lang. Sobrang busy ngayon. Ang daming tao na sinunch time eh. Kasi Black Basal, hindi lang ito yung parang pwesto nila. Meron pa sila doon. And sa then, kabila. May mga ibang branches din sila, no? Meron ng ano, nagpa-franchise na rin sila. May mga areas na rin na meron na. Actually, I've tried this nung nagpuesto prinsesa ako, pero it's nice to be back. At medyo nakalimutan ko na lasa noon dahil like 3 years ago na yun, and I'm ready to eat some Haim Chicken. Okay, so nandito tayo ngayon sa pinaka-griller nila. Look at this. Parang may dagat ng inasal. At itong recipe na to is, di ba, may inasal sa Bacolod. So parang inasal din to, pero Palawan recipe daw. So isa na to sa legendary restaurants dito sa Palawan. If dada ka ng Puerto Princesa, it's a must try or mandatory na duman mo dito sa Haim. Anyway, Pops, naamoy ko na yung bango nung inihaw na manok. Umorder na tayo. Okay, R, nandito na yung ating Haim Chicken. Hindi siya inasal, yeah. Hindi siya chicken barbecue. Ang tawag nila is Haim Chicken. Haim Chicken talaga. Haim Wings. So makikita mo, no? I mean, wow, sobrang juicy niya. And parang punong-puno siya ng, in-smother siya ng soy sauce na di ko masabi. Oh. Ito muna tayo sa kanilang Bam-i. Ito yung parang version nila ng pansit, Bisaya pansit. Grabe, sobrang sticky niya. Cheers. Medyo like magkakadikit yung noodles niya, yung bihon and then yung kanton. Like it is some fish sauce, ma-pepper din siya and then may karne, all of that gulay. Ang sarap. Punta tayo sa kanilang manok. Ang ganda lang. Hindi nga siya inasal, parang siyang ang gulo, parang siyang inihaw. Inihaw. Pero mukha rin siyang prinito. Sige, so basagin natin. Nice. Oh, that. Punta tayo, drumstick muna tayo. Lambot. Ang sarap. Ang merong kulang yung salitang juicy. Para ma-describe yun. As in, may oil, may juices na lumalabas sa kanya. Medyo mapaminta siya actually. And then you have like the sweet barbecue sauce. Actually, lasa mo rin yung soy sauce niya. Yes. Ang ginagawa ng mga Palawenyo pag kinakain ito. Actually, sinasaw-saw namin sa patis. Ah, okay. Sige, sige. Patis na may kalamansi. Oo, ang init. Bagay. Yung tamis ng manok. Na-complement ng alat ng patis. Yes. Kakaroon pa rin sila ng identity. May sariling lasa pa rin sila. Diba, Pops? Hindi siya katulad ng inasal. Parang ito lang yung flavor na malalasahan mo dito. Nice. This food series is made possible by Essential Chicken. Ang Essential Chicken ay isa sa pinakamalaking poultry producers sa Visayas. Mahanap mo mga quality products sila sa wet market sa supermarket sa Visayas at Mindanao, tulad ng Cebu, Iloilo at Zamboanga. For more info, you can check their Facebook page. Dahil sa Essential Chicken, ramdam mong alaga mo pagmahal.
Parang ano ba may gusto i-promote? Pero promote ko lang Leon Guerrero sa YouTube and then sa Facebook and sa Instagram. Yan, dyan yung mga platform ko. Yung Shelby's Pares, guys. Yan, pag nagawi kayo ng Puerto Princesa, puntahan nyo lang Barangay San Manuel, Purok Tarabidan, Puerto Princesa City. Paring R, maraming salamat. Pops, dyan nagtatapos ang ating food trip dito sa Puerto Princesa. Maraming salamat sa panonood. Chewy, kasama si R, nagsabi stay safe. Good night and goodbye. Bang! Bang, bang! May nanonood pa kaya rito, tingin mo. Tumad ng ending na to. May nanonood pa rin. Feeling ko naman. Meron pa naman, no? Nanonood ka pa, maraming salamat. Namamon or lang, para siyang ano yun? Sinabi ko kanina eh. Anong term na sinabi ko kanina? Muffin. Muffin. Okay, so luto na yung ating bibingkang linuto gamit eh. Ano yun? Tuba. Tuba. Okay, pare. Nandito tayo sa legendary... Halo-halo. Grabe. Nokinox? Ay, legendary Nokinox? Legendary Nokinox. Okay.